Hi guys, it's Mommy Jen and welcome back again to my YouTube channel. Hi guys, it's Mommy Jen. For this video mga kamami, share ko po sa inyo kung ano ba yung mga na-haul kong plants doon sa Haro Iloilo last February 25, 2021 nung kumuha po kami ng books natin. So, also, I would like to have some shout out to Miss Mary Barty. Ayan, na-shout out na kita lang ga. And kung sino pa po dyan na gusto magpa-shout out, kindly message na po si Mami Jen. And kung minsan po, medyo makalimutin po tayo, pagpasensya nyo na lang po. Pero, ma-remember ko din naman and ma-shoutout ko rin naman. Pero, yun lang nga po ay, yung mga vlogs ko, hindi ko na minsan nilalagyan kung meron ba dyan shoutout or wala. So, ayan, surprise na lang po. But, for today, shoutout to Mary Barty. Ayan. So, yan mga kamami, mag-start na po tayo ngayon ng ating unboxing ng ating na-haul na mga plants. So, ayan. Yung first ko po, so, wala naman pong box actually. Ayan, revelation na lang kaya. So, yung first kong nabili po doon mga kamami sa Haro Iloilo City kasi parang wala na po ako mabibili kasi masyadong mahal na po yung mga price ng mga plants. Kaya parang gusto ko na lang din umuwi sana. And then, nakita ko po ito. Ito ay isang, sabi po nila, this is a ground orchid. But, I find it amazing and unique. Kaya po, binili ko siya. And yan, hindi pa po siya na-repot kasi nga wala pa po tayong time since umuwi po tayo or... And nung Thursday, so Friday, Saturday, Sunday ngayon. So yan, ilang days na po ito. So okay lang po na ma-air dry siya. Nilagyan ko naman siya ng tubig. And ito, tinatawag daw po ito na lady slipper or chinelas ng babae. Ayan mga kamami, yung kanyang bulaklak po. And this is considered to be a ground orchid. Sabi po nila, sa wild lang ito lumalaki. I mean, tumutubo po. And binibenta doon sa Haro Iloilo City at... 100 peso, isang ganito na po siya mga kamami, ayan. Medyo marami na po, nasa apat yata na puno siya. So, maybe later, iripat na po natin ito or i-transplant na po natin kasi ayan, baka mamatay pa po. So, ayan po mga kamami yung kanyang bulaklak po, ayan o. Oh. And ayan yung manok namin, ayan na naman po, pagpasensyahan nyo lang po mga kamami. So, ito po yung nabili natin at 100 pesos sa ating haul sa Haro Iloilo City. Yung next po natin mga kamami, nabili natin ay yung... Ito yung second natin na nabili. So, which one? Yan. So, ito, i-unveil na po natin kung ano ba yung nabili natin. Yan. So, yan mga kamami, ito ang isang Black Prince. And nabili po natin ito. Actually, yung price tag niya po is ayan. It is 1,500 pesos. And ayan po yung itsura niya. And nung dumating po kami dito mga kamami, hindi pa po ito magaan. For parang ano pa lang siya. Tumutubo pa lang siya dito. Parang ganito pa lang po siya. And then ngayon po ayan. Medyo nag-open na po yung kanyang dahon mga kamami. Ayan. So ayan po. Ito, nabili po natin ito sa aking pong suki. Si Miss Cassandra Liba. So yan, doon po tayo bumili ng mga halos lahat nung nasa 5 out of 10 natin na wishlist plants sa kanya po natin nabili. And ito po, sa kanya ko rin po ito nabili. And ito nga is, yung binibenta po nila is 1,500 pesos mga kamami. Pero nakuha po natin ito, yung black prints natin sa halagang 1,000 pesos only. So ito, nakuha po natin, ayan, medyo malaki na po siya. And... Kung makikita nyo po mga kamami, doon sa mga vlogs ko, sa pag-hunt po natin, kahit sa Haro Iloilo City or sa Saraman, yung mga maliit pa lang po dito, almost ilang dahon lang, nasa 1,300 na yung last price nila, and up na po yun, depende sa kalakip. So, ito po yung black prints natin, na nakuha lang po natin sa halagang 1,000 pesos dun sa ating suki, and ayan, medyo happy po tayo. So, ayan, yan na po siya mga kamami. So, ito yung ating rubber tree na collection ngayon. Bali, nasa wishlist ko po ito, pero hindi po dun sa top 10 natin. Sabi ko nga, meron akong top 10, but ang haba po ng mga wishlist ko sa plan. So, yan. This one, isa po sa ating mga wishlist.
And nakuha na po natin yung ating black prints or yung ating rubber tree. So yun na nga mga kamami, ito po yung ating black prints na rubber tree ay medyo dark nga po siya. Since nga sa pangalan niya, di ba, Black Shop Pro. Pero kung makikita po natin, ito, very dark yung kulay niya. Tapos, ayan po, medyo makapal po talaga yung kanyang dahon, hindi po yung kanyang mukha. Charot. Tapos, parang naka-embossed po siya mga kamami, ayan. Yung kanyang pattern sa kanyang lips, ayan. Makikita niyo po talaga, ayan o. So yan mga kamami, parang po siyang may embossed. Ayan, tapos may naka-curve-curve na design yung kanyang dahon or pattern. And then, yun na nga, meron siyang red po na guhit dito sa gitna. Ayan, makikita natin mga kamami. So, ayan. Ayan, pagpasensya nyo, nabubulol na po tayo mga kamami. Tapos, talagang sturdy yung kanyang dahon. And, ayan, napaka brosko po talaga ng black prints mga kamami. So, ayan. Meron lang siya kunting damage dito mga kamami. Oh, siguro naputol sa biyahe. Pero, ito kasi yung kinuha ko kasi mas mataas po po ito kesa dun sa isa. So, ito na lang yung pinili ko kahit na medyo may damage po ng yung dahon niya, yung isang dahon niya. So, okay lang po mga kamami. So, ayan. So, this is our black prints. So, mga kamami, ito po yung ating black prints. And, nakuha lang natin sa lagang 1,000 pesos only. So, ayan. Okay na naman po tayo. So, yung next po natin mga kamami ay isa din po sa ating mga wish list. And ito po yung ating nabili. So, yan. And ready na ba kayong buksan natin ito? So, ayan. Ako medyo excited na rin mga kamami kasi nga gusto ko na rin siya ipakita and i-post. Of course. So, let's do it. Yan. So, ito po siya mga kamami. Amazing! Ito po nabili ko po doon sa isang seller kay Manong. So, doon din po sa Haro. And ito po ay isang rubber tree pa rin. And it's a ruby rubber tree. So, ayan po mga kamami. And ayan. So, medyo maliit lang po siya. Pero, nakuha lang po ito natin sa halagang 900 pesos mga kamami. Kasi, binibenta po ito ni Kuya ng, or ni Manong ng 1,200. Ayan, sabi niya last price na daw po yun kasi nasa 1,325 daw yung bintahan nila nito sa ruby na rubber tree. So, and yun nga, sabi ni Manong, sige, last price na kasi gusto ko siyang kunin ng ano lang. Sabi ko, pwede bang 800 na lang? Tapos sabi ni Kuya, hindi daw pwede kasi nga yung capital niya is 850. So, pwede daw niyang ibigay sa akin ito ng 900. So, yan, nag-agree naman po tayo sa 900 mga kamami. And so yan mga kamami, kung meron po tayong bruskong black prints, meron naman po tayong beautiful Miss Ruby. So ayan mga kamami. So yan, it's napaka-amazing po kasi nito mga kamami kasi nga sa isang puno meron siyang ilang kulay na makikita natin. Ayan po, parang magkaibang tanim sa isang, magkakaibang dahon sa isang plant or ayan. Ayan po siya mga kamami. Tapos eto, kasi yung kulay niya diba meron siyang parang maroon or burgundy. At tapos merong pink siyang mga design. And then yung likod niya po, ayan. Ilang pula po siya mga kamami. Tapos meron din siyang line. Pero unlike po nung black prints natin, yung line niya po ay parang pink lang. Pinkish. Hindi po siya red. Pinkish po mga kamami. And ito yung isang dahon niya. Tapos yung isang dahon niya naman, ayan, green. Tapos parang meron siyang cream splash. Ayan ang kulay niya mga kamami. So ayan. Napaka-unique po talaga ng pattern ng kanyang dahon or yung kanyang leaves. So, ayan. Yan po yung nagustuhan ko sa ating ruby na rubber tree. Pero, meron pa po akong isang gusto dito sa mga rubber tree natin. Kasi as of now, meron lang po tayong apat na variety ng rubber tree dito sa bahay. So, ayan. Bali, sa susunod po, papakita ko sa inyo. Kaya lang, wala pa po tayong isa. Yung isang variety po ng rubber tree, wala pa po tayo noon. Yung parang cream lang and green, yung tawag po doon ay yung rubber tree na tinike. So, wala po tayo. And yung nabili lang po natin for now ay yung etong nga ruby at saka black prints. And naisip ko naman po mga kamami na hindi ko na muna kukunin yung tinike kasi partly po ng ruby para makikita mo din yung itsura ng tinike kasi diba green na siya tapos white lang yung ang splash na dito. Ito kasi parang pinkish po siya. Doon sa tinike na po ay whiter po siya mga kamami. So yan. Pero sakali naman po na meron tayong chance na makabili noon, baka naman sakali. Tapos yung dahon pala kasi ng tinike mga kamami parang
pahaba po siya, parang like this. Pero yung ruby kasi parang rounded, ito. So, yan. Parang ganito yung mukha po nung tineke na rabbit key. So, just correct me if I'm wrong, but, pero kasi ako, ganito yung pagkatingin ko, parang similar nito. And then, eto namang ruby po mga kamami, parang like din po ng black prince natin, ayan. Sturdy din po yung dahon niya mga kamami. Ayan o, makapal po. Pero hindi yung mukha, charot. So, ayan mga kamami. Tapos pala, depende pala mga kamami sa mga dahon niya. Kasi itong sa ilalim, ayan, green lang po siya. Tapos kunti lang yung splash na white. Yung kanyang line dito is white lang din. Tapos, depende sa kulay nung dahon, yung kanyang line sa likod. And yung kulay niya po sa likod, magkaiba din. Ayan mga kamami, oh. Pag darker dito, darker din siya. Ayan po. So, ayan. Napaka-unique po talaga nitong ruby natin kasi one plant with different leaves and color siya. Ayan. Different color of the leaves. Ayan po mga. And since binigyan niya ng 900, bumili na tayo ng ibang plants. Tapos, meron pa po siyang pa-freebies nito mga kamami dito. So, eto yung mga binili natin sa kanya para buo na lang po yung 1,000. Bali, bumili po ako ulit ng aking mga ano, yung glow in the dark ng Madagascar. So, eto mga kamami. Kasi, this one is another variety ng glow in the dark. Ayan. So, lagyan natin ng kasi medyo malupa po siya. And eto mga kamami, parang maroon siya or purple. Kasi yung isa parang pink yung una nating nabili. Ayan po, oh. So, ito po yung isa sa kanilang glow-in-the-dark plant. And, minibenta lang po ito ng 50 pesos. Kasi nga, yung ano natin is 1,000 lahat. Tapos, may isa pa po siya. Actually, meron na po tayo nito mga kamami. Pinakita ko na po sa inyo nung last natin, na last vlog ko po. Pinakita ko na nakabili na po ako nito. So, this one is the white, ano, glow-in-the-dark. Ito naman po yung white. Tsaka yung pink natin. May pink tayo nito. Ito parang maroon po yung isa. So, bali mga kamami, ito po yung binili ko sa kay Manong. So, ito lahat is 1,000 kasama na po itong dalawang glow in the dark tsaka yung ating ruby rubber tree. Pero may pa-freebies pa po si Manong kasi alam nyo naman si Mami Jenna always may pa-freebies or pa-discount talaga. So, yan. Yung binigay niya po sa aking freebies ay ito. So, yan. Itong light na ito mga kamami. Po. So, ayan. Pag nainitan po siya, nagwa-white and turn into pink po ito. And ito ay isang hanging plant. So, ihang lang po natin ito mga kamami. So, yan po yung nakuha ko sa kay Manong. So, lahat po ito ay nabili natin sa kanyang 1,000 pesos only. Kasama na po ito. So, bali, yung nabili po natin lahat sa Iloilo City ay ito lang po mga plants. So, ito lang po sila. So, around nasa 2,100 lang po yung gastos natin mga kamami. So, ayan, congratulations naman po at hindi masyado madami po yung ating nagastos doon or nabili. So, yan lang mga kamami kasi meron doon Calathea Angela. Parang medyo pricey pa po siya kaya hindi po natin nabili. So, eto na lang muna yung binili natin. So, yung price po kasi ng Calathea Angela is nasa 1,500 pa rin po. Tapos, parang medyo umiba na naman po yung isip natin. So, eto po yung nabili natin mga kamami yung ating mga plants na yon. Ito lang muna and marami pa namang plants na darating kaya hindi na muna tayo magmamadali na bumili po ng mga plants for now kasi nga medyo mahal pa po dahil nga po usong-uso pa pero naisip ko kasi as time goes by bababa din yung mga prices nila dahil pag hindi na din po lahat halos nakabili na so yung mga stocks na darating ay hindi na ganun kamahal so sabi nga nung seller yung isa nating suki po na we'll try to have patience lang or kailangan maghintay po tayo sa mga time para po makabili tayo ng mas mura hindi tayo dapat magmadali kasi kung magmamadali po tayo ay lalong mga mahal po yung makukuha natin kasi in demand po yung mga plants ngayon mga kamami. So yan mga kamami, sana po nagustuhan nyo ulit yung content ng vlog ko ngayon and of course, I'm always asking you to please like po and subscribe na din. Mami Jenna Villana, thank you and God bless us all of you guys. Bye! Thank you so much for watching. Love you all.